Kamems. Good afternoon. Magagardin na naman po si Kamems nyo. Ito yung aking mga bugimbilya. Yan. Ito. Hanggang doon. Pakita mo doon. Hi. Ililipat ko po itong aking mga imported. Ito aking mga rare. Kasi kinakain po siya ng ibon. Ayan po. Tinutuktok ng ibon. Sa dami ng ibon dito sa amin, tinutuktok po yung kanyang mga tinutuktoka. Tinutuka yung mga tuktok. Yung kanyang mga bulaklak. Kaya akin po siyang. Oh, kung makikita nyo ito. Ayan, si King Orange. Ayan po, kawawa yung kanyang bulaklak. Ayan, kawawa po sila. Kaya ililipat ko po sila. Ayan, dito po sila ilalagay. Kasi meron po akong ganito net niya. Lilipat. Canopy. Canopy. Ito po yung aking lilipat ko po siya dito. Para po siya maiinitan. Ito, unahan ko na po sila yung aking yung mga ibon una na kasi ito si Bidadari ay ayan oh. Lumalabas na yung kanyang buds. Mamumulaklak na po si Bidadari. Kaya akin siyang itatago. Mahirap po kasi dito sa amin ay maraming ibon, lalong-lalo sa umaga. Ang dami-daming ibon. So, ngayon lang wala. Kaya, safe natin yung ating mga bugimbilya. So, yung makikita nyo, nakabugis yung aking mga naggagandahang mga bulaklak. Umaatikabong yung kanilang mga kagandahan. Yan. Pakita mo yung lupa ng ating bugimbilya. Dry na dry. Yan, dry na dry. At ipapakita mo rin yung kanyang buds, honey. Tingnan nyo. Ayan, oh. Ayan, halos lahat po yan. Namumulaklak sila. So, kahit po na matuyuan yung kanilang lupa, hindi po sila mamamatay. Ito si Diamond Orange. Ang ganda ng kanyang bulaklak. Kasi safety ko siya. Kasi baka mamaya eh, matsambahan na naman ng ating mga makukulit na ibon. Ayan o, nilagyan ko ng para maging magingay, para hindi nila tukain si team na Mr. and Mrs. ko. Ayan, daming mga buds niya. Itong ating mga ornamental. Ito si Huya. Huya lipstick. So, ang ilalagay natin dito ay yung ating mga naggagandahang
ano ang ilalagay natin. Ito, tingin ko ito, makakailangan ito ng araw. Ating plantitas. So, kulang pa. Meron pang space. Maalim. Yan. So, ito yung arrangement ng ating halaman. Pakita mo dito, ha? Splash. Ito yung tuyo. Daming bulak. So, ayan na sila. Ito na yung ating mga imported na ating mga bugis. Ayan. Sinifty ko na po sila sa dami po ng ibon. Talagang nakaka-irritable yung ating ibon. Tingnan niyo yung aking tanglong. Ayan, oh, nauubos yung kanyang bulaklak kasi tinutuka ng mga ibon. Kaya sinifty ko na sila kasi meron na namang mga lumalabas. Oh. Yung aking tinalbusan, lumabas na naman yung kanyang bulaklak. Kaya, safety first, ika nga eh. Kaya, sinifty ko na. Ito yung aking Wahid Alicia. Ang, eto oh, nag-iba na yung kanyang kulay. Ayan, nag-iba. Kaso, tinuka-tuka na naman siya ng ibon. Yung napaka-ano talaga ng ibon. Ito, ang ganda-ganda. Ang ganda talaga, diamond orange, mga kamems. So, ang super ganda niya. Ayan, nakakatuwa. Ayan po. So, tapos na po nating sinifty yung ating halaman. Yan. So, ganito lang po katyaga yung ating mga plantitas. Kailangan tyaga-tyaga. Kung minsan, pag sinipag po tayo, lipat po natin yung ating mga halaman dun sa pinaka safety para dun sa mga bubuwit na mga nangangain ng ating mga halaman. Okay. Ito yung ating Chitra. Chitra ay hindi nag-iisang bulaklak niya po. At hindi ko alam bakit hindi siya namulaklak. Kaya yung kanyang, ito yung sanga pinanggalingan ng bulaklak, kinat ko po siya tapos pinapropagate ko po. So, abang-abang kung kailan siya pwede mamulaklak. So, hanggang dito na lamang. Dito na lamang din natatapos yung ating arrangement ng ating mga halaman. Siguro tinatanong nyo, bakit yung halaman mo laging may bulaklak? Opo, mula po yan nung last year na December hanggang po ngayon. Isang taon na po yung namumulaklak yung mga yan. Hindi pa po sila tumitigil sa pamumulaklak. Kasi, sikreto, yun nga, ihi na may halong tubig, tapos putol-putol pag may time. Yan. Kaya pinuputulan ko po yan, mga yan. Itong napakasipag para siyang bouquet. Napakasipag. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Hindi naman Sao Paulo yata. Hindi naman. Yan lang po.
Itong white ko, puputulan ko naman na sana kaso ang dami palang bulaklak. At ang daming mga nagsisilabas ang mga bulaklak niya. Kaya hindi ko na muna siya puputulan. Yan po. At minsan din, kung bakit yung ating mga bugimbilya ay hindi na mumulaklak, kahit anong gagawin, minsan ang problema ay nasa lupa. Kaya i-check nyo po yung lupa, pwede yung palitan ng mixing soil. Lang po. Okay, so ito na lang po yung ating video sa ngayon, yung ating pag-garden. Yan. At kami po ay magluluto muna. Kasi meron po tayong salo-salo sa mga pamilya, mga relatives. Kaya magluluto muna si Kamems. So maraming salamat po ulit mga Kamems sa inyong pagsusubaybay. Sana po ay patuloy na mag-subscribe at saka i-share yung ating mga videos. Dito na lamang. Bye-bye.